Nagsagawa naman ng demolisyon sa mga ilegal na construction na nakatayo sa mga dike at ilalim ng tulay sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patuloy ang ginagawang demolisyon ng Public Safety and Security Office o PSSO sa mga ilegal na construction sa mga dike at ilalim ng tulay. Sinabi ni PSSO Head Angel Sumagaysay na ginagawa nila ang demolisyon tuwing Lunes, Merkules at Biyernes. Katwiran ni Sumagaysay na ang dike ay paradaanan sa tubig, hindi dapat sarado dahil yun ang pupigil sa ating mga tubig kapag oras ng baha. Ayon sa opisyal, magkaroon muna sila ng dialogo kasama ang mga barangay captain at mga purok leader bago sila magsagawa ng surveillance at sa kanilang gagawin ang demolition at monitoring. Mula noong Enero ng taong ito, 13 na ka mga illegal na istruktura ang kanilang nalansag. Ito ay karaniwang mga extension ng bahay tulad ng mga palikuran, kusina at kulungan ng mga hayop. Dagdag pa ni Subaysay na may iba pang nagtayo na mga boarding house. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinonfirma na tatakbo bilang Lone District Congressman si dating Mayor ng Bacolod City, Mayor Emilio Bing Lunardia. Ayon kay Lunardia, magpa-file ito ng kanyang Certificate of Candidacy mamayang hapon, Oktobre 1. Dagdag pa ni Lunardia, isa lamang siya na tatakbo at walang slate sa ilalim ng isang local political party. Habang nanatili pa rin na miyembro ng Nacionalista Party si Lunardia at nakakuha na ng Certificate of Nomination in Acceptance ngayong hapon, aasahan na mag-file ng kanyang COC matapos ang last dos na misa sa Bacolod City Cathedral. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan ng pagkilala ang anim na mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar matapos ideklara ang mga ito na stable internal peace and security condition. Ang award o pagkilala ay ginawa ng Provincial Task Force 2 in Local Communist Armed Conflict o PTF-ELCA na binubuo ng Provincial Government of Northern Samar, Philippine Army, the Department of Interior Local Government, Philippine National Police at iba't ibang opisina ng gobyerno kung saan iginawa ng award doon sa local government units ng Alin, Biri, Capol, Rosario, San Jose at San Vicente matapos ang deklarasyon bilang stable internal peace and security condition. Ibinigay ang pagkilala bilang bahagi ng National Peace Consciousness Month. Sinertipikahan ng EFP ang nasabing mga bayan na cleared o ligtas na sa communist insurgents at ito ay mapayapa na. Inaasahan naman ang mga job opportunities at pagpasok pa ng mga mamumunan. Si Vice Governor Clarence Trato, Brigadier General Efren Morados, ang Brigade Commander ng Ito 3rd Pacemaker Brigade at sangunang pandalawigan members Albert Lucero, Gilbert Lyon, Victorio Singson at Christian Emmanuel Oy ang mismong nagbigay ng award. Dumalo sa nasabing seremonyas ang miyembro ng PTF-ELCAP, Peace Builders at mga stakeholders. Mula sa MBC Network News, Arts 34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.